Now, yes po, yes attorney. Yung recruitment agency mo dito sa Pilipinas, ano ang sabi sa iyo? Tinulungan ka ba sa mandatory OFW insurance? Kasi alam mo, covered naman yan ng insurance natin, disability benefit. Yan po ang masakit kasi nung nakakontain ako sa ospital noong July, noong time na yung pamilya ko pumila kay Sir Rafi Tulpo, na-referral lang yung binigay, pinapunta sila ng UMWA, BMW, kung saan-saan pinapunta, nakarating na yung kapatid ko dun sa local agency ko dyan. Grant Placement Agency po, ang sagot sa kanya daw ni Ma'am Tina, wala na silang pakialam sa... Ayan, hello mga kaibigan. Isang magandang araw po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng makakapanood po ng video reaction na ito. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan at ligtas sa anumang kapahamakan. Mga kaibigan, pag-usapan po natin itong isang kapwa natin OFW na kung saan nabangga o na hit and run po siya sa bansang Taiwan. At nandito nga po siya kay Attorney David Castillon upang humingi ng tulong para makuha yung kanyang mga dapat makuha mula sa insurance at syempre yung inaasahan nating mga OFW na tulong mula sa ating pamahalaan kung sakaling tayo man ay nagkakaroon ng problema o aksidente dito sa mga bansang pinagtatrabahuhan po natin. At dito nalaman ko mga kaibigan batay sa kwento nito ni ate na dumulog din pala siya dyan kay Rafi Tulfo, dyan sa Rafi Tulfo in Action kasi siguro inaasahan niya na matutulungan siya kasi emergency that time na nakakonfine siya kaya yung pamilya na ang pumunta dyan sa Rafi Tulfo. Sa Rafi Tulfo in Action para humingi ng tulong. Pero katulad ng inaasahan ng batas natin, no, na referral. Referral po yung nakuha ng pamilya nito ni ate at pinapunta sa iba't ibang ahensya at hindi naman natulungan ng Rafi Tulfo in Action. Inisip ko nga mga kaibigan kung siguro problema sa kabit-kabit o problema sa pamilya, away pamilya, di ba? Eh, mabilis siguro na tatanggapin ang reklamo o paghingi niya ng tulong. Kasi meron din ako mga kaibigan na napanood dyan sa Rafi Tulfo in Action na OFW din na nagreklamo kasama yung kanyang anak na inaaway daw siya ng asawa ng tatay nung kanyang anak. So yun, na-air yun mga kaibigan. Di ko alam kung anong tulong ang naitulong ng Rafi Tulfo in Action. Pero ang alam ko, na-air yun at milyon-milyong tao ang nakapanood. Ito lang, mga few months ago, napanood ko. So siguro, kung itong si ate, kawawa naman, na naaksidente, na hit and run dyan sa Taiwan, siguro kung ang problema niya ay tungkol sa pamilya, away na no, kabit, magkabit-kabit siguro, no? Mabilis itong matutulungan. Pero anyway, salamat kay Atty. David Castillon. Ito yung mga tamang tao na nilalapitan natin, mga OFW, lalo na kapag nagkakaproblema, bukod sa, syempre, sa DMW, Department of Migrant Workers, at syempre sa OWA, at iba pang ahensya ng ating gobyerno. So ito, pakinggan natin mga kaibigan kung ano yung tulong na maitutulong ni Atty. David Castillon at maraming tayong mapupulot na aral, mga kapwa ko OFW, kahit hindi OFW, yung mga aspirant na gustong maging OFW, magtrabaho dito sa ibayong bansa. At sa mga, syempre, mga pamilya na naiwan ng mga OFW. At pakinggan natin mga kaibigan kung ano yung napag-usapan nila dito. Agency po, ang sagot sa kanya daw ni Ma'am Tina, wala na silang pakialam sa akin. Kasi nanalo ako ng transfer letter, nag-transfer po ako ng bagong company at broker. Which is, nung tumawag ako nung nakaraan kay Ma'am Tina, diyan po sa Pilipinas, sabi ko, Ma'am, totoo ba yung sinabi mo sa kapatid po na wala kang pakialam sa akin, kahit ikaw nagpali sa akin? Sabi niya, hindi ko naman sinasabi yon. So, lumalabas na yung kapatid po pa yung sinungaling. Dito ba? Oo, ganito. Miss Evangelina, no? Pag-usapan natin yung... kasi yan ay disability. That is an accident, an injury sustained. Arising from... Sa totoo lang, hindi ko po alam ang gagawin. Alam niyo kung mano ako nabubuhay dito. Kasi isang church member lang po yung tumutulong sa akin. Ngayon, sawan-sawa na po sa halip na makareceive siya ng pasalamat sa ating gobyerno at sa mga taong nakaupo sa pwesto, sa mga local agency, hindi sa tinirato ng maayos. So, sabi niya, wala akong pakialam na sa iyo kasi ako nagbigay na ako ng tulong sa isang foreigner worker, pero ako pa yung masama. Kasi po, ang problema dito, hinold po ng
luma akong broker yung karapatan po, kalayaan, freedom of work. Kasi nanalo po ako ng transfer letter, nakatransfer ako ng bago kong broker at company. After 1.5 months, nakareceive pa ako ng court letter, pinagbabayad pa nila ako ng 50,000 NT dollar for break contract po, which is this company and broker is under RBA. Kaya po sinasabi, wala kang babayaran kasi under sila ng RBI at walang bayad ang break contract kasi nanalo ka sa Ministry of Labor ng transfer letter. So yung problema ko po, dalawang broker, dalawang foreign Miss Evangeline, ganito. Pag-usapan natin mamaya yung broker system na yan. Mag-concentrate muna tayo ngayon dyan sa disability. Kasi yung disability, kailangan ma-assess kasi yan since pasok ka pa naman sa kontrata. Ipa-ano po muna natin. Kailangan yung lahat ng medical records mo, kasi isasubmit po yan sa insurance company. Meron po kasing physician yung mga insurance company. Ano ba ang insurance company mo dito sa Pilipinas na umalis ka? Insurance company? May pinirmahan po ako sa local agency ko po. Apo, yun po. Anyway, meron po yung insurance. Tumawag ako kay Ma'am Tina po sa grand placement last week lang. Nung nakaraan lang po, inad pa nila ako sa line. Wala siya sinasabi sa akin about dito. Ayaan mo na po yung sa recruitment agency kasi solusyonan po natin yung problema ninyo nang hindi natin na ini-involve ang mga yan. Kasi dapat kasi ang recruitment agency ay pinapaalam sa kanyang mga deployed workers na kapag ka may mga ganyang disgrasya at nauwi yan sa injury at saka disability, eh ang linaw-linaw naman sa mandatory OFW insurance na pasok yan sa disability. Nga lang, titingnan natin kung anong klaseng disability kasi merong apat na disability. Titingnan muna yan kung yan by total or partial. Kasi siyempre, dahil ikaw ay nakakalakad pa, nakakagalaw ka pa naman, yan ay baka pwedeng masabi lamang na partial disability. Or titingnan din nila kung yung disability ay permanent or temporary. Kasi ang binibigay lamang ng ating insurance sa policy kasi ay yung total and permanent disability. Pero ang alam po natin dyan, kapag ka ipinasok mo sa insurance, nagkakaroon sila tinatawag na disability grading. So although ang nakasulat doon sa mandatory OFW insurance ay permanent and total disability, kahit na hindi mapasok sa ganyan, kapag ka, meron po silang tinatawag na grading na mas mababa. Kasi ang permanent and total disability, that is $7,500 ang makukuha. Pero kung hindi naman doon pasok sa category, mas mababa po yan, sila po ang nagdedetermine ng proceeds ng insurance na makukuha. Pero dapat ipasok po yan ng recruitment agency at bilang tulong sa kanyang deployed workers. Ngayon, tatawagan po natin yung recruitment agency at kumpletuhin mo yung mga papers, i-forward mo doon sa recruitment agency. Ngayon, paano kung i-forward mo yung papeles, ayaw niya, pwede ka pong dumiretso sa insurance company dito sa Pilipinas at pwedeng ipaasikaso mo diretso yung mga papeles na yan kasi hindi naman required na recruitment agency talaga mag-asikaso lahat. Basta pwede mo naman kuhanin yung iyong insurance policy, meron ka namang copy niyan, plus yung medical records, tapos sa salaysay mo, meron at meron ka makukuha. At siyempre, pati po sa OWA, nabigyan ka ba ng tulong ng OWA? Yung kinausap po si Sir Arnel Ignacio, about sa legal, wala daw po siyang pakialam at di daw po niya aawayin yung mga taga-Meco, hindi ako natulungan. Mm-hmm. Hindi niya binuklat yung mga document po, sabi niya lang sa akin, ayan, may 10,000 ta na. Hindi niya po siguro ganun sa alam na kalala yung sitwasyon na blood clot po yung nasa loob ng vein po na namuuna po talaga. So, ang naging tulong po ng OWA sa akin, ngayon, no, kung pinapunta nila ako sa regional, ang nangyari, hilingan ako ng medical certificate na local, so kailangan ko mag-PyScan. Magkano ang naging PyScan po? 13,000. So, ang nakuha ko po doon sa lahat na expenses ko nasa loob ng ako, siguro kulang po yung 20,000. Ang nakuha ko lang po yung 5,000 na cheque at 10,000 na financial assistance po na binigay nila sa akin. Kasi ang sinasabi po ng OWA, ito daw po yung sakit po, hindi ko daw po nakuha sa hit and run. Ito daw po yung ibang sakit. Sabi ko, paano ako magkakaroon ng blood clot at the same left leg kung hindi ito galing sa pagkabangga? Ito kasi, Ms. Evangeline, ganito. Yung iyong concern kasi about sa benefits na ibinibigay ng OWA, ikaw ba ay active sa PhilHealth? Opo, active po. So active ka sa PhilHealth, bayad po ang iyong mga contribution. O kasi meron din kasing
medical benefit na nakukuha ang isang OFW kapag halimbawang siya ay active sa OAN at the same time ay active sa PhilHealth, eh meron pong nakukuha ang benefit siya. Siguro, ipareview natin yung iyong kaso na yan sa OWA at baka ma-entitled ka pa naman sa ibang benefit. Kasi hindi lang naman 10,000 ang kayang ibigay ng OWA kung tutusin. Lalo na't nangangailangan ng tulong. Marami din tayong mga nabalitaan kasi tayo nakasaksi rin na may mga na-hospital. May mga natutulungan po kasi tayo na pag nalaman ng OWA na nagawan po ng paraan at nandyan na kailangan ng tulong, eh gumagawa naman sila. May mga ambulance sila. Tapos yung mga huling na-assist natin before, sila nagpa-hospital, sila nagbayad. Siguro kailangan lang ng kalinawan yan kasi yung pong OWA naman ay kapag nabigyan ng tamang pansin at maayos sa mga papeles. Marami rin ako nasaksihan na sila nagbabayad ng ospital. Kasi doon sa mga in-assist natin, yung galing pa sa Bahrain, yung galing pa sa ibang bansa, eh talagang pag nakita nila na nangangailangan ng tulong yung ating overseas Filipino worker, maski po sa may mga sakit. Kaya lang, ito nga yung problema natin kapag yung mga OFW may mga sakit, hindi agad-agad nakakapagbigay ng pera ang ating OWA kasi kailangan pang matingnan kung ano ang extent ng sakit, kung nandiyan na sa ospital, titingnan yung bills. Pero meron at meron yan. Susubukan natin ipareview yung iyong kaso, ha? Kasi yan naman ay idudulog natin. Nandito rin naman sa programa natin, sa magkasunod lang ang programa namin ni Admin Arnel Ignacio. Pero... So yun, mga kaibigan, napakaganda ng paliwanag ni Attorney David Castillon at syempre gagawin niya ang lahat upang matulungan itong kapwa natin OFW. Ayan mga kaibigan, ito ay bilang lesson na rin sa ating mga kapwa OFW na katulad ng mga lagi kong sinasabi na kapag nagkaroon tayo ng problema, dumulog tayo diretso sa tamang ahensya ng gobyerno para hindi na tayo magsayang ng oras. Katulad niya, nung pumunta pala ito si Ate dyan sa Rafi Tulfo in action, yung pamilya niya, pinapunta niya dyan sa no, Rafi Tulfo at that time ay naka-confine siya pero hindi naman natulungan kahit emergency yung problema, hindi naman po natulungan ng Rafi Tulfo in action na ibigyan lang ng referral. So syempre ito mga kaibigan ay bilang OFW ako, concern ako sa mga kapwa ko OFW. At ano kaya, no? Ano kaya kung ito yung pinagtutuunan ng pansin ng iba sa mga senador natin, katulad niyan ni Villanueva, ni Senator Rafi Tulfo, na meron pa silang pasigaw-sigaw tungkol dyan sa Kuwait, dyan sa deployment ban dyan sa Kuwait, na sila yung may pakana na napakaraming tao ang naapektuhan, mga kapwa ko OFW, ang nawalan ng trabaho at kawawa yung kanilang pamilya, ni wala man lang tayong nakikita na follow up o tulong mula dito kay Rafi Tulfo doon sa pamilya ng mga apektado na nawalan ng trabaho. At ito nga, patunay lang ito mga kaibigan na ang Rafi Tulfo in action ay hindi nakakatulong sa mga ganitong emergency. Kasi syempre, nakikita ng karamihan ng milyon-milyong tao at paniwalang-paniwala ang mga Tulfonatics na 2 to 3 days ay solved na yung kaso. Pero itong emergency ito, masasabi ko mga kaibigan, emergency ito. Dahil that time ay naka-confine itong si ate at wala naman na naitulong ang Rafi Tulfo in action. So, kayo na mga kaibigan ang bahala pero hindi tayo magsasawa na palalahanan ang mga kapwa natin OFW na kapag nagkakaroon ng problema, no, lalo na kapag ganito, dumulog sa tamang ahensya para hindi masayang ang oras, hindi masayang ang pera sa pamamasahe at pagpila dyan sa napakahabang pila upang mapansin lang kayo, maere. At inaasahan ninyo na makakakuha kayo ng tulong pero wala namang tulong na maibibigay sa inyo. Ayan mga kaibigan, at hanggang sa muli, ako po muli si Lu, ang inyong ka-informative magbuhay.